Pilipinas is steadily building their fan base. Alam mo yon? Let's do it. Grabe tong group, tol. Sinag Pilipinas, Cignal Ultra, Archangel, Hackdog. Wasa ka ng pangarap tong group talaga. Let's group do it. Group that. Let's go. Pakilala muna natin, pare ko, dahil game 1 naman. Si Cronus ang gagamit dito ng Yu Zhong, Cram God, ang gagamit ng Atlas Yagami. Nakakatakot 'yun. Johed Tiki will be using the Valir and I am solo on this damage type. Gatot Gacha. Hero mga kaibigan, we got Rhea here on the Tams. We got Hades as well on the Ling. Ben Sanity naman para sa Kufra. Imbadinji para sa Farsa and Tushjin. Para syempre dito sa ating show, composing the squad of Cignal Ultra. Mukhang ano ah, mukhang medyo safe ang laruan ng dalawang team natin. Meanwhile, Cram God just spotting out kung sino ba yung mga kasama ni Hades dito. And una nagpakita, isa pa ng Aces, Shinbu, Yu Zhong panel ang lineup ng Sinag Pilipinas. And mind you, ang Yu Zhong gusto niya ang teamfight lagi kasi gusto niya marami siyang inaatake para max potential yung kanyang spellbomb. Yep. Baklang ulit dito si parang Tiki. I think siguro tama nga, no? Talagang steady lang muna sila parehas. Steady lang, oo. You can be aggressive actually utilizing the Atlas. Pero pinang-scout lang muna ni Cram God yung Atlas niya, no? Kung saan man yung pwesto kayo ng Cignal Ultra. Unang kumasayang Cignal Ultra with the first attempt here coming in from Ben Sanity. But even Ben Sanity, unang command din. After the jump, tol, kung hindi ganun kalimit. I think alam ng Cignal Ultra na may capability ang Sinag Pilipinas to disengage. Una, meron silang tulak from the Searing Torrent and meron nga silang counter-attack mula kay I Am Solo. Napaka-ano rin yun. Minsan magugulat ka na lang, matutont ka eh. So, they're being really careful and again, ayaw mo lumapit sa Yu Zhong talaga, pre. Ang Yu Zhong, mas gusto niya na lumaban siya ng tumatagilid na siya. So, I think Cignal Ultra, they're playing this careful. Pitas-pitas lang muna, damage-damage na muna. Ayun na nga, Shinbu, pumasok na. Will that be enough? Actually, that's the Atlas eh. Talaga may freedom na ano, mag-hover around. Perfect so, match. Pose din ng Cignal Ultra dito yung ano eh, yung tank, no? I'm not so sure if they really have a proper rotation, like a rotation target here against the enemy team. It does feel like both teams are just playing in such a way na take what you can lang muna without risking so much, no? But we will know, Cole. We will know. Alam mo bakit magkaka-turtle na? Eto na. Kumbaga, sa boxing, question bu, warm up muna. Kumbaga, stance lang muna, tamang left jab, right jab lang, sakong jaban. Pero mukhang wala na ng jaban dito sa bandang gitna. Look at the discipline, iba. Yeah. Signal no over. At let's account for the burn, no? May na-burn na, okay, na-burn na flicker doon para kay Yagami. Na-burn din naman yung pwedeng airstrike. Ultis yun. So, ibig sabihin, mas may capability. Gumera pa rin yung Cignal Ultra because of the skills na meron sila. Nilabas ang Black Dragon dito. Form. Wow. Rhea, makakawala pa rin. Dragon Tail won't connect as Cignal Ultra. It's still an even ball game. Pero ayun na yung Avatar Gacha. Oh! Wow! Touch balls! At wala pa rin pumupokus sa Turtle Tall. Ganun ka maingat ngayon yung mga players natin. But it's always getting his cut. Not gonna be enough though to take the turret up top. Pero pumupuesto na ngayon yung Cignal Ultra. Pwede silang pumuesto at mag-pressure sa Dragon. Bottom lane, Cignal Ultra is taking the lead now. Tignan natin. Ayun na nga, yung Tyrant Shane, tatamaan dito ang Atlas. Meron siyang perfect match. Makakawala kaya siya. Extra armor? Hindi! First blood para sa side ng Cignal Ultra. Yun lang, nag-crumble yung Abante dito ngayon ng Sinag Pilipinas. Probably because hindi ka agad available siyempre yung Dragon ni paring Cronus dito. Oh. Pero ayun guys, no, I would dare say, no, uneventful first 4 minutes ng laro natin. Pero ano eh, siguro talagang kahit yung Cignal Ultra ayaw muna magbigay ng gamble or lead. Binabasa na yung Pilipinas, no, naninigurado lang. But I think yung na-realize nila na nasira na natin yung formation nila. Pwede leads. Kasi hindi lang po turtle yun, ha? Hindi lang turtle yun. Again, that's turtle. Men, parang yung laruan ng Cignal Ultra dito, iwas pusoy eh. Parang alam kasi nila kapag lumapit sila, ang daming CC ng Cignal, ng Sinag Pilipinas. Nakita natin kanina yung Avatar of Guardian, di ba? Lumipad agad si Imba DJ at saka si Hades nung nakita nila yung mark ng Avatar of Guardian. This is Cignal Ultra right now na sobrang disciplined. Sobrang agresibo. They are respecting Sinag Pilipinas. At doon sa mga respect na nagagawa sila, nakakuha sila ng mga libreng kills. I'm not so sure if this is an outplay anymore. But the way Sinag Pilipinas plays, kinukulang ng ano yan. Parang kakulang sa bravado, tol. Alam mo yun? Kulang sa liye, no? Parang
Jitters ba to dahil qualifiers, no? Parang pwede. Pili ko hindi naman. I think they're really playing it safe as well. Pero parang mas ano eh. Mas okay yung blueprint ng Cignal Ultra eh. Parang too sick na eh. At this point, kailangan mo na mag-gamble eh. Curious ako about the scaling kasi link comp pa rin to. Okay. Kaibigan. And tank kayo eh. I mean, you have the freedom to actually soak up a few damage eh. Pero layer that with someone. Not like that. Late yun. Oh, grabe. Ang pagkakamali, ladies and gentlemen, na late na ng onte and another pick off and instant out. Look at the Shinbu. Walang overchasing. Para sa side ng Cignal Ultra, walang asim moves, walang kaya patayin pa to, isa pa, walang nagko-command ng ganun. Sabi lang nila dito, patay tayo isa, push yung si Reyes sa baba, and manggugulo pa yung show na si Chuzin. Man, Cignal Ultra now controlling the whole map. Piling masyadong maingat. Masyadong maingat. Masyadong maingat. Again, this is like the idea that my aura and parang your enemies are allowed to take what they can now for this running game. I'm not blaming Sinag Pilipinas there. What I'm saying lang is, if you're considering the composition, may freedom kasi pwede mong gamitin yung kakunatan eh, nung frontline mo talaga eh. But of course, hindi katulad din nung kanina. Yung kanina kasi napaaga si Gatot Kacha or either nahuli yung Atlas. When you say kunat, syempre kung kunat, babanatan at babanatan yung tank. Correct. Pero dapat, may follow up na kaagad, di ba? Parang masyadong nag-play safe, kumbaga. Question book. Kasi again, may Yuzong ka pa sa lineup mo eh. And yung Yuzong gusto pumasok na pumasok. Speaking of pasok, pasok na pasok ang Sipa at ang Feather Airstrike giving Hades, the double kill. Napakasakit na ngayon ng Cignal Ultra. Mukhang eto na yung composure ng Cignal Ultra, pare. 5 kills pa lang. Yeah, pero confidence na to para Cignal Ultra. Ano na yan? Established na. Na-aura na nila, Tol. I mean, Game to na kailangan tingnan yata dito ng Sinag Pilipinas. Walang fatal links sa tol. Wala pa tayo nakikita ng fatal links. Massive fatal links or anything. Like even a single fatal links. Pero yung unang kill para sa Sinag Pilipinas with the Black Dragon. Pero initiation. Dapat hindi yun pang una eh. Dapat, di ba, normally pag Yuzong, parang huli ang Dragon lumalabas eh. Nakikita pa lang episode ng Dragon Balls, andun agad si Shenron. Wala namang wala ganun. Laging may naya-torps na eh. Laging pagdali na eh. Pagwasak na yung planeta. Pagwasak na si pag wala na si Krillin, lagi. Matik, pag nanood ka kasi ng DBZ, pag yung sidekick nawala na, Matik lalabas na yung Dragon. Dapat ganun yung ginagawa ng Sinag Pilipinas. Never ko nakita si Shenron lumabas bago mamatay si Krillin, no? Laging si Krillin muna. So, hindi ko advisable na mauna. Like, the way this comp should work is nauna dapat yung Atlas and Jawhead, no? Pero Kuya Shinbo, I think wala na rin kasing no choice. Wala na rin choice, Kailangan ng gatasan talaga ni na Cronus dito. I think, na-delay lang sila ng 2 minutes siguro doon na pagiging agresibo dahil ngayon alam na ng Cignal Ultra na may damage sila. Tignan mo, tuloy-tuloy ang pagpapalagpag ng Cignal Ultra dito. Hindi pinapahinga ang Sinag Pilipinas. Ang sad part kasi dito, parang feeling ko hindi to yung shape ng Sinag Pilipinas eh. Feeling ko talaga may pagka-psychological. Kanina, di ba? Naglaban yung Hackdog tsaka Archangel. Parehas willing lumaban. Oo nga eh. Alam mo yung nag-tag of war ka, tapos parang hindi wala ka ng paki sa kalaban mo, todo hila ka lang din. Ganon din yung kalaban, todo hila din sa tag of war. Oo nga eh. Ito parang natansya ng Sinag Pilipinas, Cignal Ultra to. Parang, alam mo yun, nauna sa aurahan. Oo, parang we can therefore say na they played it safe for too long. Oo. Itong Sinag Pilipinas. Kasi kaya na lineup nila to be honest, pero again, iba pa rin ang pakiramdam na nandito ka na Kuya Shinbu and mukhang nakikita natin yun ngayon. Then again guys, wala. Remember na lineup kanina ng Archangel, makunat din yun ha, makunachi din yun. Anong ginawa ni Eason on the Atlas? Lapit talaga agad sa buff. Lapit talaga eh, oo eh. Lapit sa agad. Pero hindi pa naman tapos, Kuya Shinbu, may damage pa rin naman sila, depensang Sinag. Na ang kailangan natin makita. Look at that, bursting fireball. Pero ayun, pumasok yung link with the pinch force. Avatar Guardian! Natamahan dito. Ito na ata ang pag-asa. Feather Airstrike damage. Kuya Shin mula sa itaas. Tapos Swords of the Feeling Life. Sabay, Tyrant's Rage. Meron pa palang kasunod. At kailangan nyo lang manood dahil apat dito ang luluhod sa side ng Sinag Pilipinas. Dalawa lang sa Cignal Ultra. Pero may swag pa ang Cignal Ultra sa bandang loob. Men! Sa flicker na rin. Ano nangyari? Nakadepensa nila.
Kung ganun yung kapasidad ng Sinag Pilipinas, kita mo na, tol, para sa akin talaga, dehado yung Sinag Pilipinas doon. Pero kaya ilaban eh. Kaya diba? Ilaban. Tignan mo, sa Gillette Instant Replay ko yung Shinbu, Beautiful ML, may kasunod pang Tyrant Rage. Tol, may items na yung mga taga-signal ultra niyan. Yung pero isipin mo yung damage nila sa tanks. Yes, napatay pa rin yung tanks, pero they still it took a long time bago pa makarecover. As in, yun yung ano sa yun yung kapasidad ng heroes ng Sinag Pilipinas dito. Yes. Had it been na ginawa ng mas maaga, it would be a different story. Now, here's one thing, no. May pivot point pa. May isa pang chance, ha? May isa pang ray of hope para sa Sinag Pilipinas. Inhibitor turret defense. Okay. Kung set up nila. I feel like medyo hindi ganun kadali yung wave clear nila. But they still have the Joy, they still have Valir, they still have Kronos here. They can still do wave clear, no? Yeah. Pero talagang inhibitor, stall muna yung game. Parang feeling ko, eto ha, feeling ko kung manormalize mo yung item, yung gap, by stalling the game, inhibitor turret defense kaya ilaban. Pero paano mo masustall kung talagang tuloy-tuloy ang pagiging agresibo dito ng Signal Ultra? Labas ang Black Dragon dito. Will he pop the Dragon Tail? Yes, single. Mega kill na pala. May ganun naman pala, ladies and gentlemen. Pero yung Cho mula sa likod, nakakapatay. Ben Sanity tumatakbo para sa kanyang buhay. Habang si Cronus dito. Mukhang ligalig na lang talaga si Link sa taas. Bobby Tricks, yun naman pala. Oo, okay. Wave clear muna yung Gatot Katcha dito. Umabot pa rin doon sa isang one hit. Yung tira, of course, nila Hades as well. But the Link will be punished through coming in from the advance here of this Gatot Katcha. The mission is completed, mga kaibigan. Yagami can still take this fight. There's gonna be a DJ joining the party. Lumapit dito with a feathered airstrike. Knock up ulit, sumayaw. Unang nakabakap dito mga membro ngayon ng Signal Ultra. Si Shenron. Shenron? Shenron? Oh, easy lang. Oh my God. Alam mo, Kuya Shinbu, dito na natin nakikita na may damage output ng Sinag Pilipinas eh. Pero the problem here is, parang may ano na tayo na. May gap na eh. Oh, it's too late yung gap eh. Oh, it's too late to start pretending eh. Oh, parang, parang nangyari na yung kasalanan bago ka pa nakapag-sorry. Parang ganun yung nangyari yun. No? Parang sa relasyon, di ba? Parang nangyari na lang sa alakan eh. Oo nga eh. Ganun naman talaga eh. May mga malupit kung nagsosorry muna pero gagawin yung kasalanan. Gagawin yung kasalanan. Yun talaga. Malupit yung mga ganun. Oo. Well, tingnan natin. We have here the Luminous Lord up. Pero ang hirap ha. There's a lot of pressure. Chopa, tol. Ang hawak dito ng ano ng Signal Ultra. Chundin. Is really good at, you know, hustling a lane with an inhibitor turret down. Pwede. Pero Lord Tank, pwede ilaban, tol. Ay! Yun ang, ay, nakita nila sa mapa dong. Yun yung isa sa mga pwedeng i-take note eh. Yung nakita ng Signal Ultra na nasa top lane, si Yuzong. Kaya, gumaw sila, men. Ano to eh, classic MOBA, ano eh. MOBA strat. Huwag ka mapakita. Nakita eh, men. Napanish. Dali sa ano, per mistake pa rin yun. As in, huli comes doon si ano si Cram God, no? Oo, pa na ano na mo na mo na mo ba? Hindi ka kasi talagang you can contest the Lord. I do agree on contesting the Lord, pero yung idea na mag-isa ka lang talaga, that's bonus skill na eh. Luminous Lord to, by the way, Luminous Lord to, so sure inhibitor to. Matik to, nako, papunta na. Sa taas, hinihintay na lang yan ng Signal Ultra, 13 minutes. Again, guys, may damage ang Sinag Pilipinas dito. Hindi pa to tapos, kay Shinbu. Pero ang ginagawa ng Signal Ultra, alam kasi nila eh. Alam nila na pwede silang ma-wipe out. Kaya hinihiwa-iwalay nila lagi. Nire-respeto nila yung damage ng Sinag Pilipinas. Wave clear. That's good wave clear. Coming in from Sinag Pilipinas. So ang punishment na ginagawa ngayon is feathered airstrike. Isa lang yung tumama sa may minion wave. By still, the other kids of Parsha should be enough to get the defensive minion wave dito ng Sinag Pilipinas. This is looking dangerous as the Lord is now marching towards the top. Okay, pwede pa rin. Wala silang mapupush na inhibitor sa mid tsaka sa malayo yung minion wave sa bot. Mid, kalahati yung buhay ng Lord, pwedeng makarating. I am solo is there, he will be defending the mid lane side. Oh my glove. Hindi pa tapos. May stun dito, pero papasok ang Ling. Pero ayun yung damage ng Ling. I am solo. Oh, sumubok siya ng first kill dito. Bayagam sa Black Dragon. Basta Dragon Tail. Feta Links on 2-3. Pero kahit pa ba yun, buhay pa. Mga blue ones na ball. Para kay Cronus, ito yung napaka mahirap talaga para sa lineup na Sinag Ultra. Yung Lord, base na lang ang inaatake at tapos ang boxing. Signal Ultra, taking game number 1. Ladies and gentlemen, Signal Ultra.